Good day mga kabakyard. Ngayon po ay nag-prepare tayo ng paglalagyan ng ating mga Muscovy duck or mga bibe. So ngayon mga kabakyard ay naghuhukay tayo ng paglalagyan ng yung batsa na pagliliguan nila. So ayan, para hindi siya matotomba kapag sinampahan ng mga bibe, no? Tsaka para mas mababa lang. So ganyan lang, yung enough lang na maibabaon yung batsa. Tapos ito yung ating mga breeders. Pinakawalan sila para makakain ng anay, no? So ayan. So mamaya mga kabakyard, papakawalan natin dito yung mga pinakita ko kanina na mga Muscovy ducks sa inyo doon sa kulungan na maliit. So bali dito na sila ilalagay ngayon mga kabakyard. Pine-prepare pa lang yung kanilang kulungan. So ayan mga kabakyard, ayan yung dyan natin ilalagay yung batsa. Bali papatagin lang ng kaunti para hindi mabasag, no? Kasi medyo malutong na din yung batsang gagamitin natin, eh. Ano lang, pansamantala lang. Bali, sa susunod niyan, mga kabakyard, ay gagawa natin sila ng walling pool o yung liguan nila, no? So, ganyan mga kabakyard. Para mamaya, kapag pinakawalan natin yung mga bibi natin ay hindi sila manibago sa place. Meron na sila kaagad na liguan. Kasi medyo napabayaan na talaga. Naliit na din ang kanilang pangingitlog kasi nga masikip po yung kanilang lagayan. Tapos ito, bali ito mga kabakyard ay nilagyan na ng mga poste para mamaya ilalagay na lang yung mga harang na yero, no? Para hindi makawala yung mga bibi natin at sa mga kabilang bakod. Kasi sa kabilang bakod mga kabakyard ay meron din silang mga alaga. So, mahirap na kapag ka nagsama-sama yan. Tapos dito mga kabakyard, ang gagawin natin, itong mga kamoting kahoy na to, ay mamaya kukuha ko ng siguro mga kalahati niyan at ililipat ko. Para nang sa ganun hindi naman po masayang at hindi sirain ng mga bibi, no? Kasi pag pinabayaan natin yan dyan, kakainin lang po nila yan. So, titira lang siguro ako ng kalahati para sa kanila din dyan sa loob. Pero, yung iba ay ililipat ko na gagawin ko pong bakod, no? So, ayan mga kabakyard. So, ayan na mga kabakyard. Nalinis na tong area na to, no? Nalagyan na ng bakod doon. Tapos nilagyan na po namin dito ng isang gulong para nang sa ganun, no, makaapon yung mga bibe natin. Kasi mahilig silang umaapon sa matataas na lugar. Tapos may tubig na din dyan. If ever na gusto na nilang maligo, pwede na rin. Then ayan na mga kabakyard, na clear na at nalagyan na po ng bakod na yero. So kulang na lang po yung bibe, lalagay na natin mamaya. So ayan mga kabakyard. Ayun na mga kabakyard, maayos na itong area na to. Ready na sila na ilagay dyan. So excited na ako na mailagay sila dyan para within 2 weeks siguro ay mag-start na rin sila na mangitlog. So ayun mga kabakyard, hindi ko na inalis ito, itong mga kamoting kahoy na yan. So sa kanila na yan, no? Hindi na natin naalisin yan.
So, bali ngayon mga kabackyard ay huliin na natin itong mga bibi na to at puputulan natin sila ng mga pakpak, no? Ayan. Bawasan natin yung mga pakpak nila kasi yung kanilang kulungan ay mababa lang. So, kailangan hindi sila makakalipad. Ayan, nahihirapan yung ating mga nagpuputol. Tatlo-tatlo po sila. Ayan, kasi mahirap po yung kapag mag-isa ka lang tapos magpuputol ka ng, o magbabawas ka ng pakpak ng mga bibe. Kasi malakas po silang kumiglas. Ayan, mga kabackyard. Mamaya, papakita ko po sa inyo kapag ka ilalagay na sila doon. Panigurado, excited itong mga to or sabik sila sa ganun kalawak na lugar, mga kabackyard. At panigurado din na mabilis po silang makapagparami kapag sa malawak sila na area, mga kabackyard, no? So, ayan, buti na lang. At marami tayong mga tagahawak, no? At nagpuputol. Kasi kung mag-isa lang po yung puputol dyan, hindi po kakayanin. So, pagka naputulan na po natin yan, ilalagay na po sila dun, no? Isa-isa na silang ilalagay dun sa nilinis natin na area kanina. So, ayan po. Wala kasi tayong malaki-laki na gunting eh. Pero okay na rin yan. Kaya lang naman natin pinuputulan mga kabackyard kasi para hindi sila makalipad ng mataas. Doon lang sila sa kulungan nila. Ayan mga kabackyard. Pangalawa na to. Then putulan din natin doon sa buntot para bumilog sila, no? Hindi sila mahabang tinitignan. Yan, kailangan na ng mabilis ang putulan. Medyo sumakit na po yung kamay nung isa. So, ayan mga kabackyard. Napapalaban po talaga kapag yung bibi yung pinuputulan ng mga pakpak. Kasi matigas po yung mga pakpak nila mga kabackyard. So, ayan. At ito naman. May kita nyo po, no? Kapag talaga sa area na ganito, mga kabackyard, ay kailangan talaga ng mga bibi na nasa malawak na area. Yung nakakatakbo-takbo sila. Nagagawa po nila yung mga natural na ginagawa ng mga bibe, no? So, kapag ka nasa kulungan lang po na ganito, hindi po talaga sila dadami or hindi sila mangingitlog, mga kabackyard. Kaya, need na kapag mag-aalaga po kayo ng mga bibe or Muscovy ducks, kailangan po nasa ranging area or nasa medyo malawak-lawak na area. So, yan mga kabackyard. So, ayan na sila mga kabackyard, oh. Dun kasi sa dati nilang kulungan ay wala silang liguan na ganyan. Di sila malaya. Dito, makapangitlog sila dyan. Saka makatakbo-takbo, no? So, yung iba nando dun pa. Bali dyan, lilinis na sila mga kabackyard. Thank you.
Kasama na yun. So ayan mga kabackyard, no, dito nagagawa po nila yung mga gusto nilang gawin, no, sa kay mga natural na talagang kailangan ng bibe, no. Ayan. Diyan nakakatakbo-takbo sila, no. At mabilis po sila makapag-mate mga kabackyard at dadami sila ng mabilisan kasi dun po sa kanilang kulungan doon. Ang nangyayari lang mga kabackyard ay nag-aaway lang po sila doon, nagbubugbugan lang sila. Dito ay ano, no, kumbaga nasa free range sila mga kabackyard, no, semi-free range pala. Kasi nakabakod pa rin naman eh. Pero malawak-lawak na, no, kumpara doon sa dati nilang kulungan. Ayan mga kabackyard. Kahit yero lang pa muna. So ngayon mga kabackyard ay nakaligo na sila, no? Ayan. At unti-unti na rin lilinis yung mga yan, panigurado. So ayan mga kabackyard. At kung makikita nyo naman, no? Gustong-gusto nila yung place nila dito kumpara dun sa dati. Then dito mga kabackyard, babakuran ito kasi ito po ay durian mga kabackyard. Tinanim ko ito 3 years ago na at ganyan pa rin siya kalaki. So lalagyan ko yan ng bakod para nasa ganun baka pagtripan po ng mga bibi. So sayang naman pagka kinain nila yung mga dahon yan.